Ayan, live na live po tayo dito sa kahabaan ng Morato. Kung saan, meron akong guest. Yes, natuwa ako sa kanya kasi nakita ko siya naglalakad. Tulak-tulak niya ang kanyang kariton. Eh, sabi ko, mag-usap kami. Ayan. Oo, mag-usap kami. Ayan, si Mang Romeo. Hi, Mang Romeo. Hi, sir. Okay. Alam niyo kung anong ginagawa ni Mang Romeo? Kung anong ginagawa ni Romeo? Ni Mang Romeo, nakita ko. Ito yung nakita ko sa kanya kanina. Sabi ko sa kanya, hindi ako siya ng kotse. Paano mo ginagawa niya? Yun. Ang pinantutulak niya ay yung kanyang paa. Oh. Imagine niyo ha. Bumili pa ko sa kanya kasi masipa. Yes, ang sipag niya same time na ano, parang nakakahiya din. Parang di ba yung mga tama na mas mahiya naman tayo tumulong. Matamad kayo tumulong. Tapos pinitin ako si Mang Romeo. Ang pinatutulak niya rito yung kanyang din, kanyang paa. Diba? Hindi naman yung guwapo man ako, diba? Just lang. Oo. Pero saan ka natutulog, Mang Romeo? Dito po sa Carito. Dito rin siya sa Carito natutulog. Sa Carito. Ang hanap buhay mo ay? Botejaryo. Botejaryo. So, mga nangangalakal ka. Hindi ka naman yung tipong mga nangangalay kayo ng basura para maghanap ng plastic, ganyan. Kailasan ko lang sa yung mga nakakakita sa'yo. Pero solo ka sa buhay. As in, kahit saan ka mapadpa, dito ka nalang matutulog pag inantok ka. But hindi ka naman pinag-tipit. Paano ba marami na yung ano, ng tipit, kukunin yung kita mo, ganyan. Minsan po, pagod na pagod ako po. Kalakal po ako yung kawa nila. Ah, kalakal, hindi pera mo. Kasi yung pampira po kasi, pag may pera, ganyan, so lalo. Ah, ganun. Ito, puro pera. Hindi po, ano yan? Lagyan mo ng pera. Hindi, ang dami yung pera. Wala ka rin. Nakakaipon ka naman. 60 pesos na. 60 peso. Ito nga, ito may 60 peso. Iba 60 pesos wala. So, ikaw, nag-iisa ka sa buhay. Opo. Kasi po, nag-asawa. Sana ako din. 5. Oo. Wala kami 26 kasi ayaw niya kasi basurero ako. Ah, hindi ka niya gusto dahil basurero ka? Opo. Bakit, manager ka ba nung araw nung nagustuhan ka niya? Hindi naman. Ganito rin. Oo. Oh. Dahil lang dahil basurero ka? Kaya ka niya iniwan? Grabe ha. Eh ano ba trabaho niya? Basurera. Nag-aaral pa po kasi yun. Ah, nag-aaral pa. So, wala kang anak. Ah, wala kang anak. Kahit kung may anak ka, no? Di masaya ka naman. O okay lang nag-iisa ka sa buhay. Meron daw man ako kapatid eh, 5 pa eh. 5 pa, nakikita naman kayo, nasa probinsya na. Sa Palapag, Lumina sa mga. Ha? Connection, Mayina. Ah, Mayina, connection. Connection. Hey, pero gano yun. Ayan. Oh, so si Mang Romeo ay tinan niya naman. Tinan niya yung kamay mo nga, Mang Romeo. Tinan niyo, yan ay inborn, no? Inalo na. Bakit nga naging inborn yan? Na ipinanganak ka, eh, ayan na siya. Opo. Si nanay ko kasi nagpipils. Nagpipils ang nanay mo? Kasi laglag, mga 1 month. Oh. Wala nang pang inom na gamot. Oh. Oh. Tapos 8 months. Oh. Ah, 8 months ka, hindi 9 months. Di ba, ang importante ay hindi ka naman galit sa nanay mo. Hindi po. Sinilang niya ako. Kompleto naman.
O sige. Tayo ay tutulong kay ano, pero hindi na para i sabihin ko kung ano or ipakita kung ano. Basta tayo tutulong ngayon kay Mang Romeo at sana ay pag nakita niya si Mang Romeo, sa inyo man makita si Mang Romeo, sana kahit konti makapagtulong tayo kung ano yung kaya natin. Ang importante ay nakapagmasaya tayo. Thank you. Diba? Correct. Ayan. So, ano ang iyong mensahe sa mga tamad na tao? Sana po, yung mga tamad na tao, hindi sila lagi nakaupo. Tularan nila ako para mabuhat sila ng paratami. Di ba? At so, yung malaki sila ng mga magulang. Correct. Kahit mayroon lang. Okay. Yeah. Thank you, ang magulang. Maraming salamat, Romeo. Ha? Saludo ako sa iyo. Tuloy mo lang yan. Importante, hindi ka gumagawa ng masama. Okay? Kailan huwag ka nang tatambay, ha? Baka mahuli ka. Alam mo na. Sige. O yan, si Mang Romeo ang kinausap natin at pasasayahin natin ngayong gabi. Okay, bye! Thank you.